mo sa wito mo sa taong lumitim at awa mo'y ilong Panginoon na sa amin ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina man at ako pag-ibig mo sa minuan sa taong lumilipot. Awa mo'y ilulong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Ambrosio, obispo at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng sa mga apostol si San Ambrosio. Pukawid mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod. Hindi tayo maaano. Matibay ang muog. Bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lunsod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin,
pinagpalang dumarating sa ngalan ng poo natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon, magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa poon ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoo'y papupurihan. Itong iyong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri ikaw o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinagpagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kaniyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas,
Bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating katawan ay nagbibigay ng signal kapag mayroong paparating na masamang mangyayari. Alam ng katawan ang sitwasyon ng kaniyang sistema. Kaya bago pa man ito maging benign or malubha, ito ay nagbibigay na ng signal na usually hindi natin ito napapansin. Halimbawa, nagkakaroon ka ng cancer sa bituka kapag irregular ang iyong bowel movement. Kasi dapat every day we do that, no? Pero nagkakaroon ka ng problema sa intestine kapag ito ay irregular. Nagkakaroon ka ng diarrhea, nagkakaroon ka ng constipation. Yun bang hindi normal sa isang tao ang nararamdaman? That's a signal na mayroong problema sa iyong bituka. Minsan din kapag frequent yung urination sa gabi at hindi ka makapagkatulog, ito ay signal na mayroong problema sa kidney. Ibig sabihin, alam ng ating katawan ang signal na walang kapupuntahang maganda. Ang katawan natin after na hindi natin ito mabigyan ng tamang lunas. Kung yung katawan natin alam, edi much more yung ating kaluluwa. Much more na dapat nating basahin ang katatayuan ng kaluluwa kung ito ba ay maliligtas or hindi. Nagbibigay ng babala ang Panginoon tungkol sa kaligtasan. Pero mas madalas, hindi natin ito napapansin. Mas madalas, kung ano lamang yung gusto ko at nararamdaman ko, ang palagi kong ginagawa. Na sa tingin ko, yun ang makapagliligtas sa akin. Pero maliwanag po sa ating Ebanghelyo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ito ay maliwanag na babala. Ito ay maliwanag ng pagpapahiwatig na mayroong tinitingnan ng Diyos kung sino ang kaniyang papapasukin. Ito ay outright declaration sa ating lahat na kailangang magpursigi at kailangang bigyan ng pansin kung ang pagtawag ko ba sa Diyos ay tama, kung ang pagtawag ko ba sa Diyos ay magdadala sa akin sa kaharian ng langit. Sapagkat ayon sa kaniyang mga salita, ang sumusunod lamang sa kagustuhan ng Ama at sumusunod sa aking salita ang siyang makapapasok sa langit. Sinabi nga palagi nung isang santo, si San Ignacio de Loyola, na ang lahat ng ating gagawin, ang lahat ng ating nanasain, ang lahat ng ating iniisip ay kailangang nakatuon doon sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po, ngayon pa lang,
mayroon ng signal ang ating katawan at kaluluwa kung saan ito pupunta. Ngayon pa lang alam natin na ang ating ginagawa at iniisip ay para sa Diyos at para sa Kaniyang kaharian. Na ako sana na makasalanan ay piliin ng Diyos, akayin ng Diyos, isama ng Diyos sa Kaniyang kaharian. Ako sana na palaging nagkakamali. Ako sana na mahina ay kaawaan ng Diyos na isama sa Kaniyang kaharian. Kapag ating ginawa ang salita ng Diyos, tayo ngayon ay gumagawa ng bahay na ipinatong natin sa bato, na ang batong ito ay walang iba kung hindi ang katatagan ng panampalataya natin sa Diyos at katatagan ng ating pag-ibig. May nagtanong sa akin na isang empleyado. Sabi niya, Father, kasalanan po ba na ako ay kumuha ng lapis sa aking opisina? Kayo po, ano pong sagot ninyo? Kasalanan? Alam niyo naman pala eh. Alam natin, di ba? Hindi kailangan ipaliwanag. Kasi yung anak ko po humihingi ng lapis. Ay ang sagot ko, huwag ka nang mag-alala, anak. Meron ako sa opisina, iuuwi ko para sa'yo. Eh sumunod na araw, sabi niya, anak, huwag ka mag-alala, meron akong bond paper sa office. Ilan ang gusto mo, uuwian kita. Klaro, wala nang kailangang ipaliwanag. Gumagawa ka ng pundasyon ng buhay mo para sa kaharian ng Diyos. Para lahat tayo makasama sa kaharian ng Diyos. Hindi sa iyo yun. Pag-aari ng opisina yun. Pag-aari ng kumpanya ang simpleng lapis at simpleng bond paper. Pag inuwi mo at ibinigay mo sa anak mo, nakaw na yun. Kasi hindi yun sa'yo. Hindi yun intention para sa'yo. Intention yun para gamitin sa opisina ninyo at hindi para sa anak mo. Simpleng bagay. Pero hindi natin napapansin. Pero nagbibigay ito ng signal kung anong klaseng tao tayo kung gumagawa tayo ng maliliit na mabuti at maliliit na masama. At doon sa table ng kanyang opisina, may Santo Niño at mayroong Jesus Nazareno. Anong ibig sabihin? You are not putting your action, you are not putting your thoughts doon sa kaharian ng Diyos. Dahil alam nating mas madali at mas masarap ang sumuway sa Diyos kesa ang sumunod. Pero maliwanag sa Ebanghelyo, hayaan natin na kahit na tayo ay nanghihina sa pananampalataya, kahit na tayo ay binubugbog ng problema, dahil iyon ang nasa Ebanghelyo, umulan, binugbog ng hangin, pero nakatayo at lumalaban. Ito yung pananampalatayang inilalagay, itinitindig, ginagawa natin sa ibabaw ng bato na ang ating pundasyon at sandigan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Kung sa tingin ninyo malakas na ang hanging humahampas sa inyo, hindi po. May mas malalakas na hangin pang hinahampas at nararanasan ng ibang tao. Kung sa tingin ninyo malaki na ang inyong problema, may mas malaki pang problemang dinaranas ang ibang tao. Pero sa kabila niyan, kung malaki man ang iyong problema, meron tayong mas malaking Diyos na tumitingin at palaging umaalalay sa batong ito na ating pinagtatagan.
Pwede mong lokohin ang ibang tao? Di po ba? Pwede mong lokohin ang sarili mo. Totoo yun. Kayang-kaya mong lokohin ang sarili mo. Sa Facebook nga, nang loloko ka eh. Sa totoong buhay pa. Kaya nating lokohin ang ibang tao. We can even fool other people. We can even fool ourselves. But we can never, ever fool God. Sa tingin mo, hindi nakikita ng Diyos, niloloko mo lang ang sarili mo. Sa tingin mo, hindi alam ng Diyos, niloloko mo lang ang sarili mo. Sa tingin mo, hindi nararamdaman ng Diyos, niloloko mo lang ang sarili mo. Dahil sa katotohanan, wala tayong maitatago sa Diyos kahit na anong bagay. Maliit na kasalanan, alam ng Diyos at hindi ito makalalampas sa Kanya. Kaya tayo'y binibigyan palagi ng pagkakataon ng Diyos na magbagong buhay. Kaya tayo binibiniyagan, kaya tayo binigyan ng sakramento ng kumpisal para sa oras na tayo ay magkamali, ako'y babalik sa Diyos at ang Diyos ay handang yumakap kaninuman sa mga taong gustong ipagpatuloy ang kaniyang paglalakbay hanggang makarating sa kaniyang kaharian. Maging matalino tayong tao na nagtayo ng bahay sa bato ng pag-ibig at awa ng Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos sama ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampanang tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
kasalanan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silayan nawa ng aming pananalig ng sinag ng Espiritu na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus ang nakakakita ng katotohanan sa ating buhay. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Puso'y naging
Announcement. Available po pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayo magtungo sa finance office. Ang oras po ng finance office ay mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, ikawalo po ng umaga at ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo naman po, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Mamaya na po ang ating healing mass and service sa ganap po na ika-anim ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan. Paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin.